updates. Totoo pala, may milagro. There is a God. Yan ang napatunayan ng radio personality na si Nicole Yala matapos gumaling ang kanyang anak na si Princess mula sa sakit nito. Ito ang dahilan kung bakit matagal nang hindi nagparamdam sa social media si Nicole, kinakailangan niyang pagtuunan ng pansin ang naging kondisyon ng anak na nakoma raw ng ilang araw. Sa unang social post ng sikat na DJ, abot langit ang pasasalamat niya sa Diyos dahil sa paggaling ni Princess. He Lord has shown His glory and mighty. He has given us a miracle. You may have noticed that I was inactive in social media for more than a month. I took a break from social media because I needed to take care of my princess, who unexpectedly got sick with meningoencephalitis, a rare disease that causes inflammation of the brain. Anya, gusto ko din kasi na sa susunod na magpo-post ako sa social media ay tungkol na sa story of victory. And so, here it is, our story of victory. A story of how God took over and gave us a miracle. A story of hope, a story of God's love. Pahayag ni Nicole. Samantala, idinaan naman ng radio personality at ng kanyang asawang si Renly sa isang vlog ang nangyari kay Princess simula noong April 16 nang bigla itong magkalagnat at ma-confine sa Binyan Doctor's Hospital. Anya pa, she was always sleeping. Yun ang nanotice namin na parang kakaiba. Noong April 16 na nagkalagnat siya, nakatulog siya sa online class niya. Hindi naman nangyayari yun. Lagi naman puyat yung batang iyan. Para sa amin, kakaiba. Right after her class, natulog siya uli. E ito yung tipo ng bata na kailangan mong piliting matulog, ani ni Nicole. Umabot daw ng 38.5 at 38.6 degrees Celsius ang lagnat ni Princess pero hindi naman daw kinombulsyon ang bata. Yung moments na gising siya, nagbo-bubble siya. So sabi ko, parang may something. What's happening? Say pa niya. Mas lalo raw siyang kinabahan nang sabihin ng doktor na ipatingin na ang bata sa neuropediatrician. Grabe na yung nervyos ko. Bakit neuropedia, eh lagnat lang naman meron siya, diba? Iyak na ako ng iyak. Dalawang araw ko na di nakakausap. Eh ang daldal ni Princess. Napakahirap para sa akin na hindi ko naririnig kwento niya, hindi ko naririnig tawa niya. Sabi pa ng DJ. Hanggang sa madiagnose na ang bata na may meningoencephalitis at lilipat sa Pediatric Intensive Care Unit o PICU ng St. Luke's, Quezon City. Sa ngayon, okay na ang kondisyon ng bata, ngunit kailangan pa ring sumailalim sa physical therapy, occupational therapy at speech therapy. Sa vlog ni na Nicole at Renly, humarap din si Princess para magpasalamat. Thank you for the people who prayed for me. When I was in the hospital, I had to pray, God, please get me out of the hospital. In 1 month, I got out.